Mainit na usapan. Umaati ka buong bakayan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta sa lahat ng mga sawsawera at sawsawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan po ba kayo? Sa pula o sa puti? Esa o Ryan, ready na rin ba? Ready na kami, Hans? What about you? Handa na rin siyang sawsawa na. Saan tayo? Face to face na. At lalo pang gaganda ito dahil magkakasama na naman po tayo ngayon. Kaya samahan pa natin ito ng ngiti sa ating mga labi para naman talaga mapuno tayo ng positive energy sa buong araw. Kaya naman simulan na natin kagad na pag-usapan at himayin ang mga issues ng ating po mga kababayan dito lamang po sa nag-iisang talakserye at barangay hall on air. At dahil syempre walang sawa ang suporta ng ating mga kapatid sa internet, naku, yung mga nakatutok sa atin, lalo na yung mga nasa ibang bansa, lalo po kaming napapangiting lahat dito sa walang tigil pong pagpasok ng mga magandang mensahe po ninyo sa ating fanpage sa Facebook. At ito nga po yung Face to Face on TV5. Ito, galing po kay Mary Ann Tan. Sabi niya, Chang Ami, paganda ng paganda ang mga episodes nyo. Di natuloy ako makatayo sa inuupuan ko pagka face to face na. Buong Quezon at Laguna, face to face na. Aba, salamat. Keep it up and more power on your show. At sana po lahat ng show ganito, yung may napupulot na aral. Salamat! At ito naman galing kay Ba Leleng. Sabi niya, Chang Ami, I love your show kahit late na namin. Napapanood kasi busy, pero napapanood pa rin namin. Minsan kahit alauna na ng madaling araw, basta mapanood lang. Hope na tumagal pa lalo ang show ninyo. Ang dami po nyo kasing napapagkasundo at ang daming aral na natutunan, lalo na pagdating sa batas. Good luck po and more power to your show. Maraming maraming salamat. Binabati rin natin ng happy viewing and happy holidays din kina Engineer and Dr. Samuel Guilera of Catarman, Northern Samar. And of course, ganun din kay Mrs. Evelyn Nuque ng San Pedro, Laguna. Sa lahat po ng inyong pagmamahal at suporta sa aming pong programa, maraming maraming salamat po. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Yay! At narito syempre ang bukod tanging maaasahan ng mga sawsawero at sawsawera na kasama nila sa lahat ng oras. Eto na siya, Hans Martel! Yay! Andito na kami! Nakutsang! Itong mga katabi kong kasawsawera at sawsawera dito, mukhang handang-handa nang alamin kung ano na naman ang problema susubukan nating masolusyonan. Kasi tama po yun, mga kapatid. Dito talaga sa aming programa, sana talaga lahat ng idinudulog na problema ay aming naaayos. At syempre, may kasama kaming tatlong taong malaking dahilan kung bakit madalas ay nagkakaayos ang mga mealitan. Wala pong iba kundi ang ating trio tagapayo! Naku, tatlong taong napakahuhusay sa mga larangang kanilang napili. Ang ating pong legal expert, Professor of Law sa College of Law ng University of the East. Mga kapatid, kasama po natin ngayong araw na to, si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayo ay isang eksperto naman sa larangan ng psikolohiya. Siya po ay Doctor of Psychology. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia.
At ang ikatlo nating tagapayo na kapag eto nagsalita na, kahit yung mga pinakagalit nating bisita, napapatahimik bigla abay. Huwag ba silang makinig sa salita ng nasa itaas? Dahil siya po ang representative niya dito sa ating kalupaan. Ang ating pong spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Sally Merida! Kumpleto lang mga tagapayo ng bayan, sana ngayong araw na to, magtagumpay na naman silang tatlo sa pag-aayos ng sigalot ng ating mga bisita. Sino-sino ba ang mga ito, Chang? Isang lalaki po ang galit na galit dahil binanlian di umano siya ng dalawang beses ng kanyang kapitbahay ng mainit na tubig. Naku, patawarin naman po. Nalaknos daw ang buong katawan niya nang dahil dito. Yan ang ating pong face-to-face issue of the day. Laking gulat ni Mang Eddie nang banlian siya ng mainit na tubig ni Aling Nilda. Nung mabalian niya akong tubig, siya pang pumunta sa barangay o dumanda. Siya ang masyadong nangungulit sa tao, ultimong bata. Pinapagalitan niya, di kong pirmis na laging hinilabago. Kung masama sa kanya, last 3 ng madaling araw, patulog sa libong bahay niya ni Radyo. At siyempre, kasarapin pa nito ng mga kapitbahayang. Laging galit siya sa akin. Kung umapit siya sa pintuan, siyempre, saksakin niya ako. Pinunahan ko na lang. Kung hindi niya lang ako hinahamon lagi, hindi ko naman magagawa yun. Nilda! Masyado kang pagpuros yung katawan ko. Ibis makapasok yung trabang mga gulugan na hindi na. Tama bang banlian ng mainit na tubig ang lasenggong tulad ni Mang Eddie? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito sa Face to Face! Mga ka-face to face, makakasama na po natin ang lalaking puno po ng galit dahil sa binanlian di umano siya ng mainit na tubig ng dalawang beses ng kanyang kapitbahay. Narito po, si Eddie Tabuso. Pasok! Mang Eddie, ano po ba ang dahilan at kayo ay binanlian? Upo po muna kayo. Ano po ang dahilan bakit kayo binanlian ng tubig ng inyong kapitbahay? Makasalita kung medyo hindi maganda sa kanya. Dahil yung anak yung isa, nakasama ko sa trabaho. Okay po. Nung matanggal, tapos tanggalin ako, ang buong akala niya. Siniraan niyo? Patanggal. Sa isip niya. Ngayon naman, sabi ko sa kanya, ayusin mo pagsabi, baka putulan kung taingan mo. Yun, nagalit siya sa akin. Nagalit siya sa akin. Oo. Umalis. Pagkalis yung ito, pagbalik ko, unang imandaanan. Oho. Ito, buksan ko tubig dito. Ay! Yun o. Oo. Hanggang dito. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Nakita na mula po namin. Dito. Malinaw po. Pang opo. Sunod na naman. Opo. Noong magaling na ito, dito naman. Bakit dalawang beses niya ginawa? Dalawang beses. Okay, upo po muna kayo. Uminahon po kayo muna para panggamot ninyo. Nakaigay siya ng 6 na pirasong gamot sa sinter. Ano po yung 6 na pirasong gamot na binigay? Amoxicillin. Natatandaan po ba ninyo? Ah, antibiotic. Opo. Oo, yun lang ang naibigay. Tapos sabi ng barangay, bilihan niya ako, alala niya ng pustusan niya kung gasto. Oho. Ang ginawa ko, tadi naman bumabalik sa amin na magbigay ng gamot. Naglaga akong daon payabas. Oo, nilagyan nyo. Oo, pwede naman yon. Yun. So, hindi po nagbigay itong kapitbahay ninyo ng kahit na anong pera po sa inyo, kahit na magkano? Ang kina na gastos niya, yung sa Cebu di Matsulagang 10 daw yun, yung maliit. Aha. Yun lang. Bakit hindi po kayo nagpunta sa ospital? Ay, pira nga nang kulang. Ah, wala hong kayong pera. Kaya nagtsaga na lang kung... Oo, so ginamot nyo na lang po ng daon ng bayabas. Oo. So ito pong kapitbahay ninyo, ano pong pangalan niya? Si... Nilda. Aling Nilda. Wala po talagang naitulong sa inyo. Ito lang ang naano dahil yung asawa niya, sabi, pag saod, bibigyan ako ng panggamot. Oo. Wala naman. Pero gaano po katotoo na pag-alaman namin sa aming research na hinabol niyo daw po siyang may dala kayong kutsilyo? Bakit wala po? Nasabihan ko na siyang sinasabi mo nga, baka putulan kang tainga. Yan lang. Hindi po ninyo siya sinugod? Hindi. Hindi po ba sila parang nakakaramdam na naiistorbo nyo sila dahil kapag kayo'y nakakainom, nalalasing kayo, medyo kayo ay nag-iingay? Siya pa nga rin dapat mag-istorbo. Bakit? Sa kapitbahay namin. Bakit po? Alas 3 na madaling araw, papatanog na ning ano sa lubong bahay radyo. Oh. Hindi malakas. Oo. Hindi. Walang bukli. Okay.
Wala naman, Yuki. Oo, wala naman daw, Hans. Baka naman daw talagang nakikinig lang sa'yo sa 92.3. Meron ba gusto magtanong sa puti? O, may katanungan ba kayo dito sa ating bisitang si Kuya Eddie? Manong Eddie, sigurado ho ba kayo na yan lang po ang nagawa niyo sa kanya? Bakit ho yan nagawa rin sa inyo na buhusan kayo? Baka naman ho na... Nakaka-istorbo din kayo. Oo, meron ho ito siya. Ito nga na sabi ko bilang... Galit din po sa inyo. Mali ako dun sa una, sa iba ko. Yes, sa dalawa niyang... Pagbalisan tubig, tama dalawang kayo. Beses po ba niya ginawa yon? Pangalawa ito. Ah, pangalawa ito. Sa hita. Okay na po. Okay na po. Hey. Sige po, opo, opo. Hey. Alam na po hey, namin, naiintindihan namin. Hindi pwede. Pangalawa na ito. Okay po, pangalawa dito. Naiintindihan namin, meron sa hita, meron sa dibdib. Okay po. Oo. Sa apat sa mukha. So yung pangalawang beses, opo na po, okay na po. Yung pangalawang beses, ano po ang natatandaan ninyong dahilan kung bakit binalian kayo ulit? Nakuha ko sa kanya ni ano, tatlong yaw-yaw na bituka ng manok. Tatlong piso ang isa, bali 9. Ah, nagtitinda po ba ito si Aling Nilda? Oo, oh, nag-iihaw-iaw yun. Nag-iihaw. So umutang po kayo ng tatlong piraso? Oo. Okay. Tapos, pinadagdagan kong dalaw pa kang ginsibayakan ko dahil ang asawa ko sa palengki. Ay nung... Pagpadagdag kong dalawang tuhog na parang maging kinsiyang halaga, nagmukaan. Di, huwag kang muna mag-ano. Ah. Utang dahil, palapasin mo muna ang kapital. Pero hindi, bago yan, meron na po kayong dating utang. Hindi, yun pa lang yun. Yun pa lang? Oo. So, bakit man taga ganyan ang ugali mo? Akala mo din kung babayadan ang makuha akong mamayang hapon. Dahil ang asawa ko sa palingki, ay biglang na high blood, buhos ang tubig dyan. Sigo, bakit nang buhos ka? Sumabi sa akin, suri na lang. So, tingnan mong klase. Pero gano'n po katotoo na dahil sa nangyari, nagalit din kayo, siyempre, itinulak niyo daw po yung kanyang barbecue stand. Hindi totoo. Hindi niyo siya inaway. Paano ko nawayan yun? Naku mga kapatid, siguro patawagin na po natin ang sinasabing kapitbahay ni Kuya Eddie na di umano nagbanli sa kanya ng mainit na tubig na hindi lang isa kundi dalawang beses. Narito po ang kanyang kapitbahay na si Aling Nilda Lobriano. Pasok! Ay, dali lang. Ang lalaki mo sa buhay. Po, Mang Eddie. Ako na lang yung nasaktan mo, tapos nadagdagan mo. Bakit mo ako sumugod sa bahay na may dala ka ng kutsilyo? Noong gabi na yon, dinalhan mo ako ng kutsilyo, saksakin mo sana ako. Buti na pigilan ka ng asawa ko. Diretso ang tanong, Aling Nilda, bakit po ninyo binuhusan ng kumukulong tubig si Mang Eddie? Ganito. Sabi niya ng gabi, di ba, nagdala siya ng kutsilyo sa akin. Aha. Pagka umaga, edi, baka ala ko inayos na siya ng kapatid niya na tanod. Mm. Hindi pala. Nung limang balik-balik niya ng umaga sa akin, sabi niya ng ano yung ngipin niya, nagagaganyan-ganyan, nagsasigang mata. Kuhaan kita ng tainga, pugulan kita ng liig. Sinabi yun? Oo, sinabi niya. Pagkatapos. Ang detalye po ng kwento ni Ate Nilda, masasaksihan natin dito lamang po sa nag-iisang talakserye, ang Face to Face. Diyan lang kayo. Sinugod niya kasi ako, dinala ko na kusilyo ng gabi. Parang nainis na rin ako, high blood na rin ako. Sabi ko, lumapit ka. Aba, lumapit siya sa pintuan. Inuusan ko. Mga kapatid, kami po'y nagbabalik dito sa Face to Face. At laking gulat at takot nga ni Mang Eddie nang binanlian po siya ng mainit na tubig ni Aning Nilda. Ang paliwanag naman po ninyo, kaya nyo nagawa yon dahil siya ay pumunta sa bahay ninyo. Sinugod. Bakit ho sa palagay ninyong sinugod kayo? Ewan ko sa kanya kasi ngayong anak ko kasi... Kasama po niya sa trabaho? Hindi, iba yung trabaho niya. Ah, magkaiba sila? Oo, iba yung trabaho niya. Ang sabi po, ang paliwanag at kwento ni Mang Eddie, kaya nyo po naggawang banlian ng kahit ang akala nyo, ang pangunawa ninyo, kaya natagal yung anak po ninyo sa trabaho ay nang dahil po sa kanya. Hindi, yun ang sa trabaho, ang anak totoo lang.
Diyan sa nilansan ko, huwag kang sumali. Hindi po sila ni minsan nagkasama sa trabaho ni Mang Eddie? Hindi. Akala mo ba sabi niya kanina magkasama? Dati. Hindi. Hindi niya pagrubaldihan. So ano pong dahilan, ano pong alam niyong dahilan bakit kayo pinuntahan sa bahay nung gabi niyo na may dalang kutsilyo? Lasing lagi yan, nagalit siya daw kasi yung anak ko, pinagalitan yung dalawang bata na pinatay niya yung itik. Alam mo yung itik? Opo, alam ko po yung itik. Pinatay ng dalawang bata. Ay, galit na galit ang anak ko. Kanino po yung itik? Alaga ng anak ko. Okay. Tapos, galit na galit siya kasi nga daw sinabihan yung mga bata, mamaya pang suntukin ko kayo, pinatay yung alaga ko. Galit na galit siya kasi umingay nga ako kasi pumunta yung nanay at saka yung lolo. Galit na galit sa amin, minumura kami. Kaya nagalit din ako, nagagising siya kasi nga lasing. Minura ko kagad. Kapal ng ano mo. Ah, so may iba kayong kaaway at kadiskusyon nung oras na yon. Nagising siya dahil may kasabihan, magbiru ka na, wag lang sa bagong gising. Eh sa kombinasyon, bagong gising, nakainom pa, lasing pa. So nung nagising siya, minura ho kayo. Minura ko. Kuhanak ko ng tainga, ilang beses niya puputulin ako ng liig, kuhanak ko ng tainga. Kasi nga, sinugod niya kasi ako, dinala ko ng kutsilyo ng gabi. Binawali, bali, wala ko yun. Kasi nga, nagtawag na kami ng tanod, yung kaibigan ko, para kunin siya. Nakuha yung kutsilyo, nasugat pang asiputol. Tapos yung kapatid niya na tanod, kinuha siya. Kala ko, wala na yun. Wala na. Pagka umaga, ilang balik-balik yun naman sa akin, napapatayin niya daw ako. Kukuhaan ako ng tainga kasi... Sinabi po niya yun, paulit-ulit? Oo, ilang beses niya niulit sa akin. Sabi siya ang sinabing totoo. Sabi ko, sa salita, putulad pa kanta niya. Yan lang, di ko lalala ko po silyo. Sabi siya lang. Pero bakit po kayo nagpunta dun sa bahay nila para sabihin puputulan niyo ng daanan tinga? Daanan talagang tao yun ay dumadaan ako. Walang ibang daanan. Iba rin yun, yung dumadaan ka. Tuwing daan mo dyan sa bahay, kahit saan tayo magsalubungay, nagagalit ka sa akin, minumura mo ako. Tapos natalo kita sa sayawan, kaya doon na... May sayawan pa? Oo! Saan nangyari ang sayawan na ito? Doon sa video kuya, Roger, kapitbahay lang namin. Oo, meron pong contest. Natalo siya sa sayawan. Magkano po bang premyo? Wala, hindi, magaling lang sumayaw. Ah. Kaya natalo siya sa sasayaw. So parang ang sinasabi niyo, pikon siya, ganon. Oo, pikon pag malasing. Bakit niyo naman po siya binuhusan ng... kumukulong tubig. Hindi kasi siya mapigilan eh. Tapos sinabi niyang, kuhaan ako ng tainga, putulan ako ng legs, parang nainis na rin ako, na high blood na rin ako. Sabi ko, lumapit ka. Aba, lumapit siya sa pintuan, binuhusan ko. Pero nang sinabi niya na, aray, dalahubad ng damit niya. Masakit naman talaga yon, ate. Pero gano'ng katotoo na hindi nyo tinulungan si Mang Eddie? Kasi walang-wala talaga ako. Ang anak ko, wala pang trabaho. Ang asawa ko, hindi pa nakapasok ng mason. Kaya opo. Sabi ko, gamot lang muna, binilihan ko siya ng amoxicillin sa kami pinamik. Hindi naman inom eh. Gusto niya daw, gin ang ano niya. Oo, ang inumin? Oo. Binilihan ko sana ng gin. Binili naman pa daw kayo ng gamot para sa sakit. Bakit hindi po ninyo puno ininom? Puno ko sa mahala yan. Inom ning kasama yung kalate, yung pinupunas po dyan nilmang... Ang gin? Oh, ipupunas? Saan naman yun yung natutunan yun? Hindi, ang tinatanong ko nga ho, bakit yung gamot na ibinigay pala sa inyo, hindi ninyo ininom? Itinutubang ko yun. Ay, ano, hindi tatalab, sabi niya. Ay nako Hans, narinig na natin ang panig ni Ate Nilda. Eh, meron ba gusto makisaw-saw sa pula? Ate Nilda, huwag kang masana magagalit ah. Sa akin lang, kay anumang nagawa sa yung mali ni Kuya Eddie, sana nilailo mo at hindi mo dinaan sa pag-high blood. May barangay tayo. Pwede kang magreklamo. High blood na ako. Nagpa-barangay nga ako paagad. Tapos, siningaan niya ako na 1,000. Eh, pinagalitan ko siya sa barangay. Natalo siya. Sabi nang nag-ano sa amin doon sa barangay, ano ba gusto mo? Ipakulong natin. Sabi ko, huwag na lang nawa na rin ako sa kanya. So, ang sinasabi po ninyo, Aling Nilda, lagi talaga kayong ginagambala at iniistorbo ni Mang Eddie. Yung pangalawang beses na binanlian niyo siya, ano pong dahilan? Anong nangyari? Uutang siya sana ulit sa akin ng ihaw-ihaw. Eh, ayaw ko na magpautang kasi konti lang ang puhunan ko. Magkano man lang ang 200. Kung ipautang ko, wala na rin. Itapon niyang ihawan ko. Eh, di may termos ako doon. Natapunan naman siya. Parang nahihilig po kayo sa pagbato ng mainit na tubig sa kapwa po ninyo, Aling Nilda.
na hindi naman ho yata din tama dahil naapektuhan din naman ho ang pagtatrabaho ni Mang Eddie. Ilang araw po kayo hindi nakapasok, Mang Eddie? 3 linggo. Oh, hindi ko naman kasi sinasadya yun. Siya man nakusa, nagtapo ng ano ko ng ihawan. Attorney Acosta, masasabi po ba na yung ginawa ni Ate Nilda ay yung tinatawag nilang self-defense? Yun ba yun? Ang punto rito ay meron bang krimeng nagawa nung buhusan niya ng tubig? Meron. Wala. Dahil nasaktan niya, ang krimen ay yung physical injuries. At sinabi ngayon naman ni Mang Eddie na 3 weeks or 21 days siyang hindi nakapasok, so papasok yun sa less serious physical injuries. Kung i-invoke niya yung self-defense, may 3 elemento yon upang katigan siya ng batas. Unang-una, merong unlawful aggression ba? Mukhang meron dahil susugurin eh. Pangalawang elemento, yung reasonable the means employed in order to prevent or repel yung aggression. So yung pagbubuhos niya ng tubig na mainit, yun ba ay reasonableng kaparaanan upang hindi magawa ni Mang Eddie yung pananakit sa kanya o yung paggawa niya ng krimen? Pangatlo ay meron bang sufficient provocation on the part of itong si Aling Nilda? Sabi niya kanina, lumit ka rito at bubuhusan kita. Okay. Lahat ng mga ito kinakailangan, husgado ang magdidetermine. At kung napatunayan ngayon ni Aling Nilda na itong 3 elementong ito ay pabor sa kanya, mawawalan siya ng criminal responsibility dun sa physical injuries na nagawa niya kay Mang Eddie. Yun po bang hinihingi na daños perjuicio ni Mang Eddie ay dapat po ba na ibigay yon ni Aling Dapat Nilda? Lamang. Kasi yung civil indemnity na sinasabi, yung daños perjuicios na nagawa ni Aling Nilda kay Mang Eddie as a result nung pagkakabanli niya ng mainit na tubig, ay kinakailangan na ibayaran ni Aling Nilda. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Hans, boto Hans tayo. Sino kaya ang mas kinakatigan ng ating mga kasawsawan sa studio? Oo nga, Chang, mukhang mahirap pumili sa dalawang ito. Kasi ang sabi ng puti, siya naman daw ay walang ginagawa. Uminit lang siguro ng konti ang ulo niya dahil sa ingay. Sabi naman ng pula, pinagbantaan siya kaya nagawa niya yun. Kaninong kwento ba ang mas pinaniniwalaan ninyo? Itaas na yung mga placards. Go, pula or puti, sa ating Boto Hans! Siya, katulad ng aking inaasahan, hati ang ating mga sawsawero at sawsawera. Halos magsindami ang bilang ng nakataas na pula at puti ngayon. Siguro, ibig sabihin na rin ito, pareho namang may point yung dalawa. Ang saksi po sa labis at hindi makatuwirang pagtatapang-tapangan di umano ni Aling Nilda, magsasalita na. Narito po, si Elizalde David. Pasok! Kuya Elizalde, ano ba ang pagkakilala mo kay Aling Nilda? Ano po, masama po siyang tao eh. Kasi bakit po, na masama? Kasi kung mabuti po siyang tao, dapat tatagal siya sa lugar namin eh. Pinalis po siya doon sa amin kasi... Bakit? Halos ng kapitbahay namin, kaaway niya. Ito po, 11 years na sa amin. Pero ang sinasabi ni Aling Nilda, itong si Mang Eddie ang nanggugulo sa kanya, kaya niya nagawa yun. Maingay lang po ito, maingay lang siya, pero wala po, hindi po ito nananatip. Ganun ang pagtapang-tapangan di umano ni Aling Nilda, pasasabugin at malalaman natin lahat kay Kuya Eli ang detalye sa pagbabalik po ng face-to-face. Yan lang kayo. Matapang matap.
matapang ako. Kasi sabi ng papa ko, kahit anong mangyayari, lalaban. Yeah. Yun ang mahirap, Ami. Kasi may mga pagkakataon na isang bata na nagkocondition. Sila masyadong kinondisyon ng tatay na ganito ang dapat mangyari. So ang utak nila, ganun din. Face-to-face, mga kapatid, at ipukwento nga sa atin ni Kuya Elizalde ang nalalaman niyang kwento dun sa naging away ni Aling Nilda at ni Mang Eddie. Nabalitaan mo ba yung nangyaring yun? Nung nalaman ko nga po na nagalit pa ako sa kanya kasi lagi naman po ako sa kanila naghihingi ng pasensya pag maingay ito. Sabi ko, magkaano-ano ba kayo ni Mang Eddie? Magkapatid po yung tatay namin. Pero inaamin mo, Kuya Eli, na malakas uminom ang iyong Kuya Eddie? Oh, malakas po. Oo. Pag nakakainom ba siya, maingay siya? Maingay po pag ano, pag na ano siya, pero hindi po siya nananakit. Pag makaikot lang yan, uuwi na matutulog na siya. So yung pangalawang beses, nabalitaan mo rin ba yun? Opo, tungkol po sa barbecue po yun. Oo. Na nangutang po ito ng barbecue. Hindi mo ba binayuhan ang pinsan mo na si Kuya Eddie na medyo umiwas-iwas na lang, hindi ba? Para hindi na sila nagkakasalubong ni Aling Nilda. Ganun pa rin po eh. Pag pinagsasabihan ko siya, papasok po akong trabaho. Dadaanan. Pag balik ko, lasing na naman siya. Ah, so may problema rin sa pag-inom ng pinsan mo. Ang ano niya po, yung sabi ko, okay lang yan sa kanya. Basta wag ka lang sabi ko manggugulo. Ano yung binanggit mo kanina na si Aling Nilda ay pinaalis doon ng mga kapitbahay ninyo? Paanong pinaalis? Kasi po, ano, madaling araw pa lang, lahat po, ano, nabubulahaw nung radyo nila, maingay. Alas 4, alas 3, maingay na po yung radyo nila. Oh, may ibang tao gising na ng ganong oras. Bawal! Kasi maaga pa masyado. Kaya sa amin po kasi malapit sa palengke. Oo. Oh. Ang ano po sa amin, ganun oras po kasi kasarapan ng tulog, gabi na. Hindi, pwede namang magradyo. Hindi naman ipinagbabawal, pero kaso yung malakas. Mahina lang. Bakit naman ho kailangan nakatodo ang radyo ninyo? Eh, yung asawa ko pagod na pagod. Kaya nga, nagpapatugtog siya para lang siya makatulog. Kasi ang ingay yung dalawang bata. Sa kapit, ano, kwarto lang kasi yung pagitan. Oh, yun na nga po. Dikit-dikit po ang mga bahay nga ninyo. Dingding lang ang pagitan nga, o, di ba? So, bakit kailangan pang magpatugtog ng malakas? Hindi naman malakas, ma'am. Kasi simple, kung malakas, hindi lahat na tao doon na bulabo. Pero gaano po katotoo na pinaalis kayo doon sa lugar ninyo? Ang ganito, pinaalis kami kasi tatlong araw lang kami hindi nakabayad sa bahay. Tapos sabi ng ano ko, nung ano namin, yung may-ari ng bahay, ano, hindi na kami daw magbayad ng bahay, pati kuryente, basta alis na lang kami. O ngayon, so umalis na lang kayo? Kasi ayaw ko rin gulo, ang kapal naman ng mukha ko na linibre ng bahay, linibre ng kuryente, bakit hindi pa ako aalis? Ngayon, si Rod nga dyan, kahit hanggang alas 10 na nagpapatugtog, nagsasayawan sila, wala naman silang sinilisalita. Ako, pag talagang inunahan ako, talagang matapang ako. Kasi sabi ng papa ko, maliit pa ako, huwag kayong uuwi sa bahay na kayo ang nanguuna. Kailangan, ayaw ko rin uuwi kayo, naiiyak. Pero pag inunahan kayo, kahit anong mangyayari, lalaban kayo. Simple inunahan. Kaya nakikinig ako sa papa ko noon pa naman ng bata ako. Hindi yung totoong sinasabi nila. Ngayon, totoo, nagsasabi naman sila, maingay kami. Eh bakit hindi naman nagsasabi ang ano namin doon? Siya. Pero bakit po sinasabi na nagtatapang-tapangan kayo doon sa lugar ninyo? Matapang talaga ako pag inunahan. Ikaw pa naman, katulad sa tulay. Hindi naman sa amin tulay kasi pag nasirang tulay namin, ang asawa ko mismo ang nagagawa. Kahit wala isang kahoy, binibigay ni kuha isa sa amin ng kahoy. Oh. Para ano. Eh ngayon, ang kapitbahay ko, sira na rin ang tulay niya dyan. Tapos sinabihan ako ng kapitbahay ko si Gina, te, tulungan mo naman kami, gawa natin yung tulay kasi wala na tayong madaanan. Doon tayo magbunot ng kahoy. Sabi ko, hindi pwede kasi kababago lang gawa yan. Pagalitan tayo. Tsaka, bakit ako magtutulong? Hindi naman ako lalaki. Problema ng mga lalaki dyan. Hindi nga nagpakialam ang may-ari ng bahay. Ako pa. Tapos lumabas yung may-ari ng bahay. Ako, bakit ako nagsasalita na nasaktan siya? Sabi ko, sana kinausap baka ako. Lang dahil ho dun sa klase ng pananalita, hindi kayo marahil nagkakaunawaan. Siguro, hindi ho kaya.
Parang ganun ang nangyayari, Hans. Di ba? Oo, meron bang gusto magtanong dyan sa ating mga kasamang kasausawan? O si ate? Ate Nelda, no? Ang tanong ko lang ho sa'yo, ano ho ba ang kakayanan mo para ho na ilagay mo sa kamay mo ang hostisya? Gaya ho yung ginawa mo kay Mang Eddie, inano mo siya, hindi ho ba krimen yun? Hindi bakit naman, bakit hindi nyo nabigyan ang panggamot si Mang Eddie? Nung una-una, bago lang kasi kami, wala pa kami isang buwan dyan, kaya hindi ko alam ang ugali niyan. Eh ngayon, sinabihan ako nila, kahit ganyan siya, hindi naman daw siya nananakit. Bakit dinalan ako ng kutsilyo kung hindi siya nananakit? Saka marami siyang record sa barangay nung nagpa-barangay ako. So ano po ang sinabi sa inyo sa barangay? Kailangan yung bayaran, hindi ho ba? Hindi, nagsabi ang barangay, sabi niya kasalanan naman niya, magdala siya ng kutsilyo. Kung gusto nga daw na ay pakulong siya kaagad, siyempre nagdala siya kutsilyo, lalaki pa siya. Andoon. So hindi, kumbaga dapat nga ho magpasalamat pa si Mang Eddie sa inyo dahil hindi niyo siya pinakulong, ganun ba? Dr. Camille, bakit kadalasan ganun ang nangyayari na kapag ka meron kang kasamaan ng loob o mainit ang ulo mo, ganun ang nangyayari, yung parang survival instinct, hindi ba? Yung maidepensa mo ang sarili mo, maprotektahan mo ang sarili mo. Pero matapos naman nung ma-realize ni Aling Nilda na hindi tama yung pagbuhos niya ng tubig, naawa rin naman siya kay Mang Eddie. Yung mga pagkakataon po na talagang parang sinabi niyo yung adrenaline rush, na pag ikaw ay feeling mo na agrabyado ka, kahit anong gagawin mo para talaga sabihin natin depensahan yung sarili. Sinabi rin ni Aling Nilda na naiyak siya. So parang doon pa lang makikita mo na talagang ito ay bugso lang ng damdamin at talagang hindi siya likas na aggressive na tao na yung matapang. So hindi talaga, kumbaga, ugali ni Aling Nilda ang makapanakit ng kanyang kapwa? Hindi, pero based on yung sinabi niya na kanina na ganun ang turo sa kanya, yun ang mahirap, Ami, kasi may mga pagkakataon ng isang bata na nagkukondisyon. Sila masyadong kinondisyon ng tatay na ganito ang dapat mangyari. So ang utak nila, ganun din. Irregardless tuloy na dapat ay pag-iisipan niya lahat ng sasabihin niya, pero ang tinuro sa kanila ganun, nagiging ganun ang kanyang pag-iisip. Marami pong salamat, Dr. Camille. Mga kapatid, ang dalawang saksi po sa sobrang pagiging mainitin ang ulo at makulit di umano ni Mang Eddie ay magsasalita na rin po. Narito po si Mang Domingo Corporal at Louis Demapanag. Pasok! Kuya Domingo, Kuya Louie, ano ba ang pagkakakilala ninyo kay Mang Eddie? Nasinggero. Kapitbahay ba kayo? Opo. Ano pong relasyon ninyo kay Aling Nilda? Bali, kapitbahay ko po siya. Ikaw, Louie? Anak. Nanay ko yan. Ah, okay. So, yung nangyaring yon, nasaan kayo nung nag-amok si Mang Eddie? Nandun pa ako sa kanila, nanonood ng ano. Anong nakita mong nangyari? Itong dalawa, nag-aaway. Anong pinag-aawayan? Yung tungkol sa bata po. Dahil minura daw po nito. Ngayon, nagalit naman siya. Bakit daw minura yung bata? Lasing siya. Sabi niya, pag sinaktan mo yung mga bata rito, sabi niya, tatanggal lang kita ng tainga. Mga kapatid, ang galit at takot po ni Kuya Domingo at Louie sa laging ang pag-aamok di umano ni Mang Eddie. Malalaman natin ang buong kwento sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lang kayo. Sorry. Miss Ami Paris would like to thank the following: Dr. Steve Martin. Maga face to face, hindi pa rin po mapatawad ni Mang Eddie si Aling Nilda sa ginawang pagbabanlinga po nito sa kanya ng mainit na tubig at paniwala nga po niya
wala na sa tamang pag-iisip nga daw si Aling Nilda kaya nagawa ito sa kanya at naulit pa nga. Yung pangalawang beses, Aling Nilda, nung nag-away kayo sa barbecue, hindi ba? Mm-mm. Nabalitaan mo ba yon, Louie? Oo. Pag-uwi ko nung bahay, galing akong trabaho. Ikaw ba yung sinasabing kasama sa trabaho ni Mang Eddie? Hindi. Oo, nakasama ko siya, pero nauna siyang natanggal sa akin. Bakit ang sinasabi ni Mang Eddie, yun ang alam niyang naging dahilan kung bakit nagalit ang nanay mo? Hindi naman kasi pinuntahan dun sa mga tropa ko, sabi niya, pagsabihan mo yung nanay ko kasi ang nanay mo, masyadong maingay, nakaka-istorbo. So gano'ng katotoo na yung nangyari ngang yun, merong kausap o kaaway, kadiskusyon ang nanay mo na iba, nagising si Mang Eddie, kaya sila nagkaaway naman na dalawa. Then nga dun sa alaga kong bigay ng chicks ko, nakatago naman yun nga yun eh. Pero talagang pamangkin niya, pumasok sa bahay, tapos ginagano'n ng stick. Kaya yun namatay. Pagdating ko kasi galing trabaho, tinignan ko. So narinig ni Mang Eddie na namura mo yung kanyang mga pamangkin? Hindi. Andun niya sa bahay niya, nagiinom kasama yung si Ramon. Hindi niya naman narinig. Yung narinig niya naman, nag-ingay na si Mama dahil minura nga ako ng nanay ng pamangkin niya. Lahat ba kayo umiinom doon? Hindi. Minsan lang umiinom pag galing trabaho, bago sa pagod. Kailangan mag-relax, makatulog mo maaga. Wow! Ikaw, Mang Domingo, umiinom ka rin. Umiinom po. So nakakasama mo rin si Mang Eding uminom? Oo, nakakasama ko po. Gano'ng katotoo na maingay din siya at nag-aamok lagi? Pag nakakainom po yan, eh, maingay po yan sa... Paanong maingay? Laging ano yan, maingay, pero hindi may alam ka bang dating nakaaway na niya bukod kay Aling Nilda? Wala pa. Hindi lang siya pinapatulang kasi alam ng mga tao na pag nakakainom siya, maingay. Magulo. Pero bakit ang sinasabi kanina ni Kuya Elizalde, doon daw nga sa lugar ninyo, etong si Aling Nilda ang nagtatapang-tapangan? Hindi naman. At maraming kaaway din? Hindi. Nasa lugar naman yung nanay ko pag nag-iingay, pag pinapakay naman nila. Saan ba yung tamang lugar na yan pag nag-iingay? Halimbawa, nagsasound yung nanay ko kasi mahit nga ulo eh. Dahil yun sa mga batang bagong panganak, ang ingay, nagsound dahan-dahan lang naman. E tapos bigla ba naman binabalik yun? Pero lahat naman po ng baby at bata ay maingay naman po, Aling Nilda. Nagkaroon din naman po kayo ng anak na maliliit, hindi ba? Bakit po kayo naiinis sa batang maingay? Hindi mo na po naiinis. Nagpapatugtog lang, parang hindi marinig yung ano niya, yung iyak. Papatugtog lang, hindi naiinis. Yung iyak po, samahan ng tugtog, basta rin lang. Naku, Hans! Tingnan nga natin kung sino bang mas kinakampihan ng mga sausawero at sausawera. Ano ba sa tingin nyo? Sino ba ang mas maraming sinabing tama? Sino ba ang mas nasa katwiran? Pula ba o puti? Naku, huling boto na natin ito. Dahil ito na ang part 2 ng ating Boto Hans. Taas na yung mga placards na yan. Go! Mas marami ako nakikitang puti ngayon dahil siguro na nga kaninang mga narinig nilang pahayag ng ating mga eksperto na ito nga si Mang Eddie ay talaga namang nagkaroon ng physical injury at nakita nga natin. Mga kapatid, natakot at nagulat si Kuya Eddie sa ginawangang pagbabanli ng mainit na tubig sa kanya ni Aling Nilda. At pinakita nga po niya sa atin na nalapnos at halos nga yung buong katawan po niya ay nasugatan. Para po maliwanagan ang ating mga bisita sa kanila pong problema ang pinagdadaanan. Pinapakiusapan po natin ang ating trio, tagapayo na samahan tayo dito nang makausap ng masinsinan ang ating mga bisita. Ngayon, dito ngayon sa face to face, sabihin magpapagayos pa rin kayo. Meron daw kasulatan kayong pinirmahan sa barangay na sabi niya na ano yun? Ayawang ko sa kanya, ayaw doon sa barangay yun. Wala bago ha? Oo. Oh. Wala na anak mo. Medyo sa asawa ko, wala akong anong anak. Maril mo asawa ko na yun. Asa ang asawa mo? Nandyan. Kaya ka ba na sa asawa ko? Matanda sa akin, 10 taon yun. Ang alin? Yung asawa ko. Oh, tingnan mo, may asawa ka na, may nanay ka pa. Ha? Ang nanay ko, hindi naman makakita na. Ah, hindi na makakita? Oh, balag na. Yung ano-ano. Ha? So wala kayong anak? Wala. Kayo po ay nabigyan na ng payo ng ating pong mahal na trio tagapayo. Ganun pa man, meron pa rin po silang naisabihin sa inyo. Simulan ko lang
kay Attorney Acosta. Mga di, bagaman inamin na nitong si Aling Nilda, yung kanyang nagawa, ay nakita ko rito merong karing kontribusyon. Marahil lang isang naging dahilan dito ay yung pagiinom-inom mo. Sinabi mo hindi ka araw-araw umiinom, pero baka gabi-gabi naman. Pinakamaganda rito, isettle nyo na lahat ang inyong anumang hidwaan at mabuhay kayo ng mapayapa sa inyong barangay. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Alam ko po, Mang Eddie, mahirap po para sa isang tao na magkaroon ng malaking peklat dahil it will be a constant reminder kung ano po ang naranasan yung sakit, lalo pa ho yan ay paso. Pero kung kayo ho ay magkakapatawaran, unti-unti rin po maghihilom ang sugat na inyong naranasan. Aling Nilda, kanina talagang alam ko na mataas ho ang presyon nyo. Siguro nakita ko na na dahil sa inyong napaka-stress related na pamumuhay, sana ho ay magawa nyo ng paraan na medyo bawas-bawasan nyo yung talagang silakbo ng inyong katapangan para sa ganun naman ay hindi ho talaga aabot sa punto na sobrang taas ho ng inyong presyon. Ay mas sabihin nyo sa edad hong 48, baka hindi ho kayo umabot ng 50 pag ganyan hong palagi kayong magagalitin. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Kuya, Reverend Sunny. Kuya Eddie, nasasaad po sa kasulatan, lalong-lalo na sa sulat ni San Pablo, na ang tao pong tumatahak sa matuwid at tamang daan ay makararating po sa kanyang patutunguhan. Ngunit paano magiging matuwid ang daan para sa iyo? Eh kung nalasing ka, di pasuray-suray ka. Hindi matuwid ang daan, di ba? At kung minsan ay napupunta ka sa hindi tamang daan, nagiging may nakakaaway o may nakakagalit. Kaya iwasan mo na ang bisyo, iwasan mo na ang hindi matuwid na daan. Dapat ay dito sa Diwa ng Paskong darating ay magkaisa tayo sa pagmamahal at pagpapatawad. At saka ka naman Aling Nilda, ay dapat maging maganda rin ang ating relasyon sa kapwa. Sana naman sa Diwa ng Pasko ay mayroon pong pagbabago at nawa ang ating Panginoon ay may silang sa bawat puso ng bawat isa. Maraming pong salamat from Sunny Merida. Mang Eddie, Aling Nilda, pareho pong merong naging maling dahilan kung kipo naging ganyan ang sitwasyon ninyo at eto nga po ang naging epekto na. Ang tanong ko na lamang po, Mang Eddie, kaya niyo pa ba na magbigay ng kapatawaran sa isa't isa at aminin din po sa sarili ninyo na meron kayong naging pagkakamali? Kaya niyo po bang patawarin pa si Aling Nilda? Siguro marahil, Aling Nilda, ninyong binanlian niyo po siya ng tubig, eto na rin po ang pagkakataon ninyo na humingi ng tawad. At tama nga ho yung sinabi ni Dr. Camille na sa tuwing makikita ni Kuya Eddie ang kanyang peklat, maaalala niya yung ginawa po ninyo. Sorry. Natampuhin. Bakit po nung kinamayan kayo, itinabig niyo yung kanyang kamay? Ano kasi? Meron din naman ho kayong naging pagkakamali. May pagkukulang din naman ho kayo. Kaya niyo po bang ihinto na yung pag-inom ninyo? Ano, hindi pa rin. Pwede, mabawasan na yan. Pwede na mabawasan, Elizalde. Oo, nangangatok daw ho kayo ng pinto, sabi ni Louie. Siyempre, pag may kailangan, yun ba, mabili ng alak, kakatok talaga yun. Ah, nangihingi kayo ng pera sa kapitbahay pang inong pabili ng alak? Hindi. Sa kaibigan, kung mayroon pera. Oh, yun. Patawarin. Wag naman na, Mang Eddie. Humihingi na ho ng tawad si Aling Nilda. Kaya niyo po ba siyang patawarin? Opo. Kaya niyo naman ho pala. Si Aling Nilda. Oh, ayan na.
ulitin siya sa akin, ha? Oh, ano daw? Ang ano lang, ma'am. Sige. Huwag niya nang ulitin. Oo. Baka hindi na ako magpapagpasinsya. Oh, huwag ka rin magsasalita ng gano'n. Hindi, mayroon ng lalaki manakit ng lalaki. Oo, oh, hindi naman kayo nananakit, hindi ba? Huwag rin kayo magsasalita ng masakit kasi hindi maganda. Oo, kasi natatakot din si Aling Nilda sa'yo, ha? Pagtayo mo nga, parang natakot ako eh. Hindi naman, ha? Oh, humingi rin naman ho kayo ng dispensa, Aling Nilda, dahil kayo rin naman ay talagang nakahingi, nakagawa ng hindi maganda. Sorry! Sorry na, ayan. Sorry! Oh, sus! Pagbigyan nyo na pagka umutang na ng ano, ng isaw. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Naku, napakaraming aral na naman po tayong natutunan mula sa ating isyu ngayong araw na ito. Natural lang po na ipagtanggol natin ang ating mga sarili kapag ka may nagbabadyang panganib. Makatwiran po na isipin natin ang ating pong kaligtasan para na rin po sa ating pamilya na umaasa po sa atin. Wala pong masama na kumilos para makaiwas sa anumang pong pagbabanta at pananakit ng ibang tao. Kahit naman po sino, handa pong lumaban kapag buhay na po nila ang nakataya. Pero sana po, tandaan natin na hindi po tama na ilagay sa ating mga kamay ang batas. May akmang lugar po at proseso para tugunan ang mga problema po natin sa ating pong komunidad. Paalala lang din po, kung ang pagtatanggol po sa sarili ay nauuwi po sa galit at paghihiganti at sa paghahangad na makasakit po ng iba, hindi po yan tama mga kapatid. Kahit po sa isip ay kasalanan po yan, kaya sana po huwag nating gawin yon. Maraming salamat sa aking co-host na si sa Dance Squad! Kina B1 at B2. Uy, gwapo. Sa ating mahal na trio, tagapayo. Ang mga naging sausawero at sausawera natin ngayong umaga. Sa ating po mga bisitang nagkwento po ng kanilang buhay. Paalala po mga kapatid, lagi pong narito ang face to face para mapakinggan po ang anumang problema pong inyong pinagdaraanan at susubukan po namin na mabigyan ng lunas po ito. Kaya welcome po kayong lahat dito. Ako po muli ang inyong siyang Amy na lagi nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to mga kapatid. Bakit Gemo nasabi ni Mary Jo yun na ikaw ang tumatawag sa kanya tuwing dumadaan siya? Kahit nga pangalan niya, hindi ko binabanggit pangalan niya eh. Tas! Mukha pa lang niya eh. Hindi ko siya type.